guys, and kamusta? Coach Matt here. Merry Christmas pala sa lahat. Na-miss nyo ba ako? Kasi ako na-miss ko kayo. Sobrang miss na miss ko na talaga. Tagal lang walang update sa akin kasi na-busy rin. And there have been, actually have been a lot of changes in the past few days since I've launched my last vlog. Actually, ilang buwan na ba yun? Naka-set up na ako kasi dito sa kwarto muna ni Mama. Yung ring light ko nandito. Nga pala, may ring light na tayo. Thank you so much, ate, sa gift. Yep, bro. Meron na rin tayong secondary monitor. Kasi nagawa ko ng paraan yung monitor sa baba. Courtesy nung... solid, mga chong. Nakaraang linggo. I've been busy actually repairing some stuff in the house. Mahirap kasi pakita yung pictures dito. And it's not really the... ang title, yung direction na gusto kong ipakita sa vlog, no? So those are the things that I've been doing on the side, aside from sa trabaho ko, syempre, and my business as well. Eh, masunuring bata tayo. So yun na nga, guys! Kamusta kayo? Sana merry pa rin ang Christmas ninyo kahit lahat tayo is nasa bahay lang. Lahat tayo ay gumagawa ng ways para, alam na yun, kumita despite the pandemic, no? And also, no, hindi po edited yan, buho ko po talaga yan. Naging blue siya dahil sa wax. Ganun! Don't worry guys, hindi yan kulay. Wax lang talaga yan ang pensya. Matagal ko nang ginagawa yan. Ginagawa ko yung usually kapag trip ko or kapag special occasions. Ako, ginawa ko lang siya just for the sake of Christmas para may bago, di ba? So yun, wala lang. Tapos kapag winash mo naman siya ng tubig, mawawala na siya kagad. And for those guys who really know me, ginagawa ko to once, twice a year, ganun. Depende kung trip ko. Saka matagal siyang gawin, hindi siya madaling i-pull off ng ganyan. So, it's not perfect, yes. And yung suklay ko, medyo pinamukha na siyang smurf. Ang sakit sa ulo. So, yun. Pero I dig it. I dig the look of having blue hair. Pero syempre, not permanent, ano? Sa pen shop ko ito nabili, tagal na to. Like, it's been with me for 2 years. Nabili ko na kata siya 100, 200, I'm not so sure. So, yun. Ano bang issue, or issue talaga, de. Ano ba talaga ang reason kung ba't ako nag-vlog ngayon? Number one, na-miss ko kayo. Pangalawa, number one, na-miss ko kayo. Pangalawa, is, wala, gusto ko bumalik lang ulit sa vlogging. Kasi trip ko lang din. By the way, kung curious kayo, yung ring light na to is binigay rin sa akin ng ate. Kapag minove ko kasi yung iPad, iPad pa rin gamit ko guys, okay, magalala. Pag minove ko tong iPad, mawawala yung ilaw. So, just bear with me, papakita ko na lang sa inyo yung picture ng setup ko kapag na, pag na-edit ko na to. Dalagay ko siya dito, sa gilid. Yan. So, since nakita nyo na yung setup ng aking title ng ginagawa ko dito once na nag-vlog ako sa kwarto ng mother ko para makatipid din sa electricity para isang aircon na lang din yung ginagamit. So, yun. Quick tips! One of the few ways na ginagawa ko to save electricity din dito sa bahay. And since naka 2 monitor set up na ako, yung laptop ko ngayon is siya na yung nagiging utak ng system ko. Malamang kasi siya yung sa kanya lang yung power. So it really helps me with productivity, especially with the things that I'm doing. Lalo na ngayon, nagbablog ako dito. I'm actually watching a movie here kanina, pero pinatay ko muna kasi syempre nagbablog tayo. And but when I say movie, what I meant was yung vlog ko. I was looking at my last vlog and my channel as well. And my primary monitor, I'm monitoring yung social media accounts natin. So, yun. yun lang naman yung ginagawa ko dito. Am I playing games? Siguro more on the mobile side. Pero, oops, like a minute, play na video. Yep, yun. So, more on the mobile side, pero gaming really isn't my focus. Although, maganda mag-games, pero hindi siya yung focus ko ngayon. Yep. Hopefully, magkaroon tayo ng, ano, no, na, ng gaming console. Joke na. Hindi, isa yun sa mga goal ko, siguro 2021, end ng 2021 or 2022. I'm eyeing for Nintendo Switch siguro, para at least portable. Pero, it's a minor goal. I've got a long list of goals for 2021. And, what's different between 2021 and 2020 for me, is going to be the fact na mas magiging focus ako with 2021. Kasi, wala lang, marami lang ako na-realize with 2020, with the pandemic itself, and with a lot of stuff that happened in the background. If you guys follow me on social media, I've told you before, na, or rather, I've posted something in relation to this, no? Nasabi ko, there are things in the background that's that are not only keeping me busy, but also, in a way,
making me feel a bit uncomfortable and should I say unhappy with what is happening with our reality and hindi na sa reality natin, no, but with personal life as well. So without saying too much, no, I'm just going to leave it at that. Yun lang yung medyo comfortable akong i-share for now. That's it. And for most of you guys, no, ano pa ba yung pwede kong ma-share? One thing that kept me, hindi man alive, pero one thing that kept me really happy during this pandemic is to look at the little things. As I've said in my previous posts, no, na sometimes you need to laugh at yourself in order to be more comfortable with who you are as a person and also with the situation that we have right now. Who wouldn't really want to be happy, diba? Who wouldn't want to feel a little bit of happiness with their lives right now? So, yun, as part of the influencer community, woo! Kapal na mukha! Alam mo yun, daming subscribers. Pero hindi, all I'm saying is this, no? If you are an influencer or anyone, actually, hindi mo naman kailangan na nga yung title na influencer. Kasi you, as a person, you can influence multiple people through your character. So, what I'm going to impart on you right now in this vlog is, simple lang naman. Just be who you are, just be comfortable with your own skin. Ironic that a person who's saying that is also dyeing their hair, diba? Weird. So, ayun. And just be more comfortable with who you are as a person. You may notice some flaws within your personality. Totoo yan, natural yan. And you will need to refine them. Nasa sa'yo naman yan, yung decision mo yan. So, ayun. Just don't be affected by other people's opinion too much. To a point wherein wala ka nang say with your own life. Diba? So, ayun. Are there any things that I am not sharing with you guys aside from yung background situation ko nga? Not really. Aside from the fact na when I last... Actually, mag-upload dapat ako ng video. Before ako magkaroon ng parang a couple of months hiatus. Long story short, I had to go there. So, yun no, yung Lazada haul, that was 2 months ago. Actually, I'm looking at my second monitor here. Yeah, the Lazada haul. Sige, ilagay na lang yung thumbnail dito. The Lazada haul was 2 months ago, no? I have a vlog of 5 days consecutive na meron akong iba-ibang entries. Pero I didn't upload it because, number one, our internet connection really broke down on me. Hindi siya gumana for like 2 consecutive, hindi man consecutive, parang 2 days na interval. So, nag-brown out sa Taguig dahil nagkaroon ng bagyo at the same time nasira yung power line sa labas. Ang sakit sa ulo. And really, it was all a hassle to a point wherein hindi ko na lang siya in-edit at in-upload. Nasa camera ko pa siya. Am I planning on uploading that? Pag-iisip ako pa. Kasi, ilalagay ko siya sa iPad. Yung SD card, kukunin ko sa aking ano. Sa... Shit. Sa aking camera, ilalagay ko yung memory sa iPad, supposedly via, I'm not so sure, via cloud na lang siguro, mas madali pa yun. And then I have to edit it on the actual iPad itself. Saka dahilan ah! Tamad lang talaga ako mag-edit. Kasi wala akong pang-edit dito sa PC. Oh, I'm more comfortable editing my videos in iPad. I'm weird that way, don't judge, okay lang. And another thing is, yun, it has melancholic undertones kasi, wow, malalim. So, hindi. Ayoko lang talaga na nag-vlog ng malungkot or yung message is hindi siya positive or hindi siya maganda with the situation right now. Kasi if I upload that, then maganda kasi sa form of expression and as content for me, meron akong content. Pero the thing here is, I don't really want to add onto that kind of negativity, especially with what we have right now in 2020, di ba? So, hindi ko na lang in-upload and I chose not to do it. And if I will do that, siguro I will take out the parts that I think are too melancholic and I will inform you if it's a re-upload or what. Pero, for me, the best way to move forward from that situation is to kumbaga, learn from it, look back on it siguro in a healthy way, tignan mo lang, face value, and then get whatever it is that you've learned from it. Yun lang, that's the way to move forward. Yun lang. Kasi you will dwell on the past, di ba? So, yun, it will really not help you. With coping up with our current situation and it will not help anyone in the near future.
So bago pa humaba itong pagkukwentuhan natin, siguro gagawa ko ng 2 videos for today. Yun muna, sige. Kasi mag-edit pa ako. It's been a long time since I've last edited a video. So let's see. Tignan natin mamaya. Merry Christmas guys. And Post Malt out. Naalala ko ba yung intro ko? Asaka yung outro ko? Wait, naalala ko yung intro ko kanina. Ayun! Lagi lang tayong pataas guys. Quality over quantity. Let's go! Post Malt out. Woo!